for Workers and Peasants Party, WPP. Anim po ang senador na an aspirant po, senator. Isa-isayin ko pong babasahin. Zubair Mustafa. Enrique Olonan. Authorized representative lang po. Romeo Macarag. Macaraig, I'm sorry. Shirley Quachin. Celeste Aguilar. And Sonny Pimentel, all from Workers and Peasants Party, WPP. Okay po. Okay po, maraming salamat. Sige po, punta na po kayo sa taas lahat. Sige po, lahat kayo kandidato. Dito na po. Isang magandang hapon po, ang pagbati po sa inyong lahat, sa mga kababayan po natin, sa buong bansa. Ako po si Dr. Sonny Pimentel at ako po ay tumatakbo bilang senator sa partido ng Workers and Peasant Party. Ito po yung aking mga kasamahan. Lahat po kami ay nagnanais na magsulong sa ikabubuti ng ating bayan. Ako po ay isang tribal. Pinanganak po ako sa La Paz, Abra. Isa pong tinggyan. Okay? At nagnanais po ako na i-represent ang tribal sa buong Pilipinas at maging boses ng tribal. At ganun din po, dahil Cordilleran po ako, gusto ko pong tulungan ang aking mga kababayan sa Cordillera upang ito ay maging ganap na autonomous region sa ating bansa. At sa aking pagtakbo po kasama ng aking mga kasamahan, amin pong ipaglalaban ang karapatan ng mga workers at peasants. Yung pong mga mangangalakal, manggagawa, manghingisda at magsasaka. Dahil ako po ay isang 4-H. 4-Hers po ako. Ang nag-train po sa akin, ang naghubog po sa akin ay ang 4-H. Yan po ay young farmers. Okay? So, gusto po namin na mabigyan ng pansin ang agrikultura sa ating bansa. At panahon na po para magkaroon talaga ng tunay na boses ang mga tribal sa ating bansa. Maraming salamat po. Um,
magandang hapon po sa ating lahat. At salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sa ating mga kapatid na mga Muslima. Ako po ay laking Bicol, Bicolana po ako. At nire-represent ko po ang Workers and Peasant Party. Ito po yung mga kasama ko. At ako po ay isang certified naturopathic practitioner. Isa din po akong board of director ng Philippine Women's Inventor. At ako po ay nag-aral din po ako ng agriculture and in situ organic farming. Lahat po tayo, lahat po kami na nandito sa entablado, lahat po ay ang isinusulong ay ang kabutihan ng ating bansa. Napakaganda pong pakinggan. Ngunit, ako po ay merong isang advokasya, kaya po ako narito sa inyong harapan, ng aking advokasya po ay mabigyan ng kaginhawahan ng ating mga Pilipino, ng ating mamamayan, dahil po sa aking pag-iikot po for four years bilang isang naturopathic doctor, marami po akong nakikita na nahihirapan pagdating po sa ating sa health. So, ang advocacy ko po ay health awareness program na kung saan ay palakasin ang Republic Act 8423, which is Tama Law, Traditional and Alternative Medicine Act. Once na ito, ay meron na po itong pag-aaral sa DOH. So, marami pong mga kababayan na nag-undergo ng dialysis, which is ang dialysis po, alam naman po natin na this is only a prolong. So marami po akong nakikita na mga pasyente sa hospitals pag ako po dumadalaw sa ating mga pasyente na sila po ay nahihirapan. So kaya po, ang gusto ko po na palakasin ang organic. Thank you, Ma'am. Meron pong... Ito pa po pala. Ang gusto ko lang pong gawing organic country ang ating bansa. Dahil po sa, ayon po sa research, nasa fifth lang po ang ating bansa. So, ito po ang ating gustong ilunsad sa Senado. Okay, meron pong tanong from Malaya Business Insight, Gerard Naval. Sir, yes, good afternoon, sir. Sir, confirm lang po namin, kaparty niyo po si Pastor Apollo Quibuloy? Ay, hindi po. Kami po yung Workers and Peasant Party. Okay? Hindi po. Ay, hindi po. Kasi he filed under the Workers and Peasants Party po. Ay, hindi po namin alam po yan. Wala po kayong inisyo na kona? I'm requesting my associate to answer that. Okay, is it? If it is okay with you? Thank you po. Right. Magandang hapon po sa lahat. Regarding the question on the filing of Pastor Quibuloy, I think as of now, we have no particular analysis. Baka yung sa aming pamunuan, baka may na-issue na hindi lang may parating sa amin. We will check on it. Thank you, sir. Thank you. Hello po. Sir, pero... Dwight, go ahead. Sir, pero may ano ba, possibly ba, may factions ba sa WPP? Kaya baka may isang faction na nag-nominate o nag-allow para kay Pastor Quibuloy na gamitin yung WPP as kanyang political vehicle for 2025?
May ganun po ba? May party infighting po ba? None of our knowledge, sir. Okay, sir. Pero sa inyo po sa WPP, sino po ba yung... Sino po dito yung chair or sino po yung president? May meron po ba sa inyo po? Si Attorney Arias po ang president. But hindi po siya kasama ngayon sa lineup. Okay po. Pero walang naging history sa inyo si Pastor Apollo Quiboloy? None po, none. Po. And even the Kingdom of Jesus Christ, walang interactions with you in the past? Okay po, sige. Thank you. Are there any more questions? Sige po, yeah. Go ahead, sir. Workers and Peasant Party ay since 1963 pa po ito. Okay. Ito po yung lapian ng manggagawa. Okay. So, okay. Meron pa pong tanong. Guide right. Pero what do you think po na ginagamit po ni Pastor Apollo Quiboloy yung pangalan po ng partido ninyo or ginagamit niya as political vehicle for 2025? I will let Sir Fit to answer that. Okay. Anyway, as I said, regarding that question, siguro it's better for us to check on it later. But as of now, we really don't have any knowledge on it. And at wala naman kami narinig the faction regarding just sa WPP, the Workers and Peasants Party. Sir, sorry, ano ulit po pangalan niyo at saka may position po ba kayo sa WPP? Ako po ay si Pete Orjales, ano? I just filed also as a senatorial candidate. So, pero sa leadership, sir, ng WPP, may position po ba kayo sa internally, involvement, sir? Of the organization itself? No, wala naman po akong direct position for it. No, I just one of the aspirants on this party. Thank you, sir. Thank you po. Sweet po, sir. So, wala na? Tapos na po yung 8 minutes. Okay na po. Ending na lang po. Ending. Sa mga kababayan po namin na boboto po sa 2025, ito pong Workers and Peasant Party, ito po yung inyong iboto. Kasi ito po ang tunay na lalapit sa inyong mga tahanan. At ito po ang tutulong upang ang ekonomiya ng ating bansa ay umunlad. At bilang representative po ng tribal, kami po sa aming partido ay maglulungsad ng mga magagandang proyekto para sa mga ating mga kababayan na nakaligtaan, lalong-lalo na yung mga nakatira sa bundok. At ganun din po, dahil 4-H po ako, ang nag-train po sa aking puso at ang isipan ay ang 4-H. Okay? Bilang young farmer dati, aming gustong bigyan ng pansin ang mga young farmers na sila ay mabigyan ng pagkakataon din sa ating lipunan. Katulad din ng pagbibigay ng pahalaga sa ating mga ibang mga kabataan, sangguniang kabataan. Okay, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. Sir, dito na po kayo sa gitna. Sir, dito, sir. Dito na lang. Camera po. Okay na po. Okay. Maraming salamat po. Doon na po tayo sa bababa. Thank you. Okay.
isang litro.